Tingnan mo nangyari guys ha, may dalawang sasakyan nakaharang sa harap namin. Ayan, so si paring Arnold, hirap na hirap paano makalabas guys. Ayan. Ayan, parang sarap pa matulog guys, pero mag-almusal muna ako guys, papasok na ako. Actually, today is December 1, birthday po ni Daddy. Ayan, 57 years old si Daddy, so we have only 3 years left here in Oman, saka siya mag... Hello guys, we are the Prudente family here in Oman. Hello. Ayan, this is my daughter Raye and Daddy. Daddy Ray and daughter Raye. I am Mommy Ellen. Hello, good morning, good morning. Good morning, guys. Hello, good morning, guys. We're back to early morning na naman, wake up. Okay, so, ayan, tapos na ang holiday and then, ayan na, back to normal routine, guys. Antok pa yung bata. So, good morning, baby, oi. Okay, mag-ano muna ako, guys. Mag-prepare muna ako ng breakfast niya. Okay. Balik na uli guys sa ano. Tapos na yung holiday. So, back to reality na naman. Pasok na naman. Pasok ka na naman. Buhos lang. Yeah, ba? Oh, you want pancake? You want pancake? Yes. Okay, you go to take a bath first while I'm making the pancake. Kasi it will take time. Mag-late ka sa ano online class. Ha? Okay. So, ayan guys, magluwa tayo ng pancake sa breakfast ni Rui. Kunti lang guys. Siya lang naman kakain. Ayan guys, so ready na yung ano, papankikin natin. Papankikin. Ito na guys, ready na. While I'm going to do the pancake, mag-inom ako ng hot water guys, kasi super lamig ang umaga na to. Dahil kagabi daw is umulan. Umulan daw kagabi, sabi ni Daddy. Panggabi kasi si Daddy, tumawag siya, sabi niya, gabi daw lakas ang ulan sa planta. Eh, dito naman din man masyado. Pero sisilipin natin mamaya sa labas kung anong kaganapan. Pero sobrang lamig guys, pag-pagising namin. Siguro nga umulan talaga kagabi. So, magluto muna ako guys ng pancake, ha? Ito na guys, ating pancake. Ayan, natapos din. Nakagawa ko ng 4. So, pwede pa niya itong i-repeat mamaya sa kanyang snacks. So, after that, maghugas na ko guys. Daming kasi mo. Ito kasing daddy, dumating kanina madaling araw. Nagluto ng noodles ata. Tapos kumain siya. Tapos, nantok na siguro. Nilagay na lang niya dun yung mga pinagkainan niya. So, ayun, maghugas muna tayo guys. Good morning ulit guys. Ayun, umulan pala talaga kagabi guys. Basa yung ano, yung floor. Ayun oh, basa guys. Kaso lang ano na yun, mga 12 bata. So hindi ko na talaga alam. Nakahiga na kami nung tumawag si Daddy. Ayun, basa. Tingnan mo nangyari guys ha, may dalawang sasakyan nakaharang sa harap namin. Ayan. So, si paring Arnold, hirap na hirap paano makalabas, guys. Ayan. Yung puti, si paring Arnold yan. Ewan ko kung kaninong mga sasakyan ko, guys. So, kung bakit talaga dyan, guys. Buti na lang si Daddy pang gabi. Mamaya pang duty niya, gabi. So, nakarest yung sasakyan niya doon. Si paring Arnold kasi pang umaga. So, siya yung ano, yung
nahirapan. Baka itong may-ari ng mga sasakyan na ito, mamaya pa ang duty mga nine. Yan, makalusot kaya siya. Oh, ang hirap ha. Oops. Buti na lang yung sasakyan niya. Saloon car. Kung si daddy yan, nag-iinit ng ulo. Tras ng konti. Ang aga ng construction sa kapitbahay. Yun, kalusok din. Ayun guys, nakalusok. Ang aga ng ingay sa kapitbahay guys. So ayun ang problema dito guys ha. Kapag nakaparking ka nga sa sarili mo, parking slot, eh meron mang humarang sa'yo. Yan ang problema. Kasi itong mga kapitbahay namin, kanya-kanya sila ng sasakyan. Ilan yung anak nila? Limbawa, may apat silang anak, puro mga adult na. So may kanya-kanya silang sasakyan. Yung parking slot nila nasa dalawa or tatlo lang. So, nasa ni isa, saan isisiksik? Yan ang problema. Kung saan-saan na sila makikisiksik. Ngayon, as you can see guys, itong harap namin, ayan, si daddy na lang nakaparking at saka si paring Arnold, kasi yung tao sa taas guys, yung family sa taas na Indian family, umalis na sila, naglipat sila ng ibang bahay, hindi namin alam kung saan sila lumipat. So kami na lang nakatira ngayon dyan sa villa na yan. So kami na lang nag-occupy ng parking. So actually, tatlo ito. So, dalawa lang naman may sasakyan. Si Gabi at saka si Paring Arnold. So, meron pang isa na bakante. Now, the problem is, itong gilid-gilid namin, mag-uunahan sila kung sinong pa-parking dyan. Ang problema lang, kung pati yung parking ni Gabi, papasukan nila. Mag-iinit na naman ang ulo ng isa. Sarap ng hangin, guys. Yung malamig. Malamig yung dampi ng hangin. So, kaya pala pagising ko kanina umaga, sobrang lamig. Kala ko sa AC lang yun. Pero nung pinatay ko yung AC, talaga, malamig pa rin talaga. Pero may sikat ng araw. Ayan. May sikat ng araw, guys. Lakad-lakad lang na konti. Yan, tahimik pa ang mga tao. Tulog pa siguro to ibang kapitbahay. Dito pa sila naka-parking pa. Baka 9 o'clock pa ang mga duty ng mga to. So yun guys, tapos na yung 4 na araw na straight na holiday ng National Day. Kasama na yung weekend doon. Kaya naging 4 na araw. So back to reality ulit. Trabaho-trabaho ulit. Pero actually, si daddy hindi naman nag-holiday. After nitong duty niya na to na week na to, saka pa lang siya mag-holiday. So, ganun ang reality ng trabaho ni daddy. Kung mataon na siya ay panggabi, tapos holiday, no choice siya sa kailangan niyang kailangan niyang jumuti kahit na naka-declare pa yan na holiday. Kailangan niyang jumuti kapag panggabi siya. Kasi hindi naman pwedeng itigil ang dyaryo dahil lang holiday. Mas lalo nga may dyaryo dahil holiday. May lalagay silang mga news, mga ganun. So nataon na siyang panggabi, kaya yung nag-duty siya nung holiday. Kaya ang napuntahan lang namin nung holiday is mall lang. Mall lang dun sa Avenues. So guys, so ang ganda na aking tanglad dahil sa umulan kagabi din. Ayan, super blooming and growing sila guys. Dahil umulan kagabi,
Ayun. Kaya kagabi nagtinula din ako. Tinula ng isda ang aking ulam. Iniwan ng kapitbahay sa taas ni Iso. Sira naman pala po. Yung sa anak nila. Ayan. Kaya pala iniwan, sira na. So, sa taas guys, walang nakatira ngayon dyan. Baka palinisan niya ng may-ari at ipopost po rental ulit. Ayun, parang sarap pa matulog guys, pero mag-almasal muna ako guys, papasok na ako. Si Daddy tulog na tulog pa. Actually today is ano, December 1 birthday po ni Daddy. Birthday niya today, gusto ayaw niya magano magluto no ano, gusto lang niya magpansit. Ayun, magluto lang pansit pero wala pa siyang nabiling mga ricados. So magpansit lang kami mamaya guys sa birthday ni Daddy. Ayan, 57 years old si Daddy, so we have only 3 years left here in a month, saka siya mag-retire. So, ayun guys. Pasok na ako guys, so, at mag-almusal din ako. Hi guys, welcome back again. So, gumagawa po si Ray ng ano, project niya sa MAPE. Gagawa daw ng cubes. So, gumawa muna siya ng pattern. And then, later, titingnan namin kung anong design ang ilalagay dyan. So, ayan na guys. Nakat na namin yung cubes. So, i-attach na namin to form into a perfect cube. And then after that, lalagyan ng design. Hello guys, welcome back again. So, ito na pala guys, oh, ang ginawang project ni Reye, yung cubes. So, ang kanyang design is gift daw, Christmas gift. Wala na kaming maisip. Sabi ko, Christmas gift na lang, bebe. Sabi niya, sige. So, tamang-tama, nilagay niya dyan, guys. Ayan. Hindi ko na naano na video kanina kasi nagmamadali na siyang gawin guys kasi sobrang antok na siya. Ayan, akala kasi namin ano, walang due date ito, biglang hiningi ng teacher, hindi pa namin nagawa. Kaya yan, ginawa namin kanina, tinulungan ko din naman siya. Ako ang nagdikit guys kasi gumamit ako ng glue gun, baka mapasok, kaya ako ang nagdikit niyan. Tamang-tama, nilagay namin sa Christmas tree. So, ayan guys. Nakita nyo naman. Ito guys, ang kanyang finished product. Ayan. I-insert ko na lang yung picture niya guys. Kasi pinicturean ko na siya dahil kailangan nang ipasa sa teacher. Bigla kasing nag-post ang teacher na kailangan na daw ito. Hindi namin ginawa kasi wala naman nakalagay na due date. Agoy ginawa ko. Antok na siya kanina. Kaya yun, hindi ko na siya na videohan lahat. So, ang nagdikit pala nito, akong nagdikit. Akong nag-guide sa dikit. Kasi guys, ako may hawak ng glue gun. Dahil baka mapasok ba. So, inalalayan ko siya sa ano, sa pagdikit. Ayun. Buti meron kaming matigas na karton. So, ito guys, ang gawa namin today. Project ulit. Hi guys, welcome back again. So, aray ko, sakit ng ano ko. Today guys, magluto tayo ng pansit. Pa-birthday natin kay Daddy kasi birthday na niya. So, ayan, na-ano ko na to. Na-ready ko na guys. So, ito yung pansit ko. Dalawang klase yung pansit ko. Dahil alam niyo kung bakit. Hindi ako pwede sa chicken, di ba? So, magluluto ko ng pansit na ang lahok ay isda. Ito isda para sa akin. So, here guys, ang aking mga hinanda. Ayan, naka-ready na yan guys. This is mine. Ito yung sa kanila. Chicken.
And then, ayan yung fish ko, guys. Actually, sutanghon siya, guys. Ang gagawin ko, tapos mayroon siyang lahok na, wait pa, guys, ha. Ayan, sutanghon at kangtong, guys. Yan yung lulutuin ko. Alright, yan lang, guys. Munting handa sa birthday ni Daddy. So, yan, guys, magluto na tayo. Pansit lang talaga. As much as possible, ayaw ni Daddy maghanda. Siguro ayon yung maalala na birthday niya. Sabi niya, lalampas din niya. Okay, saglit, guys. So, ayan guys, naluto na yung pansit. Pansit nila. So, ito guys, luto na yung pansit nila. Yung my chicken. So, lulutuin ko naman yung akin. Tara! So, lulutuin ko naman yung merong fish. Saglit guys. So, ayan guys, so, parang ganun lang din ang proseso guys. Ginigisa mo lang. Lagyan ng konting toyo. Fish nga lang siya. Yan guys, pakain na yung birthday celebrant natin. Pansit. Happy birthday to me. Pansit lang yung handa niya. Hindi, may pasok yan guys eh. Panggabi si daddy. Kaya, mauna na siyang kumain. Daddy, tawagin mo. Daddy, pakuhanin mo si paring ayaw dyan. Kaya kukuhin. Ayan. Natutulog. Hindi, kararating lang. Galing sa walking. Kain ka na dun. Kakain na ako. Lagay ko muna yung gulay, guys. After that, i-transfer ko yung gulay. Kasi, ilalagay ko naman yung pansit, yung sutang ko. So, ayan ang sutanghon, guys. Then, ibalik ko din mamaya yung gulay, guys. Pagka luto na yung pansit. So, ayan, guys. So, malapit nang maluto yung noodles. Ay, yung pansit. O, whatever. Then, ibalik natin yung gulay. Ang tinimpla ko lang dyan, guys, is tuyo at saka kunting asukal. Kasi malasa pala yung ano, yung isda. Prito isda kasi yun guys. Kaya malasa siya. Ayan na guys, binalik ko na yung gulay. And then, haluin na lang natin hanggang sa maluto na talaga siya. Pati yung gulay. So, ayan guys. Okay. Luto ng aking pansit na may isda. Pansit sa isda. See you guys ha, pagkinang. Hello guys, welcome back again. Kain tayo guys. Kami na lang kakain dahil pumasok ko si daddy. Nauna na siyang kumain kanina. So I'm going to eat my pansit na... When I finish, I will go treat them. Okay. Pansit na... Because I am watching a movie. Watching kasi ito. Nandun kay Tita Lab. Nakiwatch na movie. Feng Shui. May watch pa siyang Feng Shui. May pansit is with ano, with fish. I love horror movies. Pwede mo ako guys, nagkalat guys. I love. Hindi so. I love. Ano ko nasa na yung fish? Ito pala. Meron isa dito. Ito guys. Kain po tayo. I
Ito lang po handa namin sa birthday ni Daddy. Kunting pritong manok. Sarap naman. Pansit pa rin, pero fish nga lang. I have fish, diba? That's fish? Is that chicken? Because I cannot eat chicken, diba? I make my own. You can only eat fish? Fish and vegetable. You can only eat fish. Yeah. But then that all, not all kind of fish. Some kind of fish. Tuna is not allowed. You're not allowed for anything. Yeah. Because of allergy. Baby, yung Hedwig and the Witch, have you seen it? Did you watch that? Mm. Hedwig and the Witch. What's that? You know, maganda cartoon siya. Okay, I'll try watching it tomorrow. Matching feng shui. Nag-watch kasi ako ng cartoon. Tapos yung witch, ano siya sa Ghibli, Studio Ghibli? Diba maganda pagka Studio Ghibli yung katulad ng Kiki, yung gano'n. Yeah, Kiki. Sarap ng gulay. Crunchy. Baka naputan yung lemon, try ko. This is the problem, guys. Meron pa naman kunting bungang lemon, pa isa-isa. Pero pag winter, guys, yung lemon walang juice. Diyan juicy. Pero pagka summer, ang daming juice. Diga pati. Alam ko lang. See, wala talaga siyang juice. Kunti lang. Ganun lang ano, winter. It's cold. December is the last month until our face-to-face. Yes, of course. Kasi December is the last month of the year. Yeah, and it will be 2022. Wait, what? We are doing end school? 2022, May. May. Okay, so. So we only have 4 months and maybe some half of May for our school. You know, there's only 12 of you who signed for face to face. 12 only? And the rest. Are still thinking or still are thinking afraid. Or they're afraid still. Kasi mag face to face na sila sa January. Three. But, pero hindi siya lahat. Kung yung iba gusto nila ipagpatuloy yung online, okay lang din. Pero parang iwan ko paano i-handle ng mga teachers. My friend said that she still picked online. Because she doesn't want to wake up very, very early and she can't take that is the one reason they become, you know, they become the dependent to online. But it's what time do you need to go there? It's not good. Immediately? You become lazy. What time do you need to go there? Same pa rin. When you wake up in the online class and in the face-to-face, it would be the same. But in the online class, you wake up 6, diba? Yeah. In the face-to-face? But like, you have to drive to school, and but then you have to move fast. Yeah. And also, in our school, the parents are not supposed to go inside. Yeah. Only the students. Yeah, only the students are allowed. So yun, guys. Mag-end na rin kami, guys. Gabi na. Mag-end na namin ang video namin today, guys. Okay? Thank you so much again sa pagsama sa amin. Okay, and we'll see you again on our next vlog. Thank you so much for watching. This is Mommy Ellen Noman saying, it's nice talking to you with my daughter here, Raye Kawai. Thank you so much, guys, and please like and subscribe. Bye! See you again on our next vlog. Good evening and good night!